you're not here to present this child for baptism. By water and the Holy Spirit, he is to receive the gift of new life from God who is love. On your part, you must make it your constant care to bring him up in the practice of the faith. See that the divine body, which God gives him, is kept safe from the poison of sin, to grow holiness is found in his heart. If your faith makes great love and this responsibility, renew all the powers of your own baptism, reject sin, profess your faith in Christ Jesus. This is the faith of the church. This is the faith in which this child is about to be confined. Parents and grandparents, do you reject Satan? I do. And all his empty promises? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud of the profession in Christ Jesus our Lord. Parents and my parents, is it your will that this child should be baptized in the faith of the Church, which we have all confessed to you? Yes. May you find who will send us into the kingdom of God. So the pouring of water into the forehead of the Church symbolizes the faith. Kapag sa mabuhusan po natin yung kingdom ng bata, hindi kami nilang in Christ. Ito po yung sinasabi natin mawawala yung kasalanan man na nagtagay ng bata. Then pangalawa, kung sa mabuhusan po natin ang tubig ng noon, bata siya ay magiging kaysa na namin sa ating pananampalataya. Kaya tatawagin na natin kung bata natin siya isa ng Kristiyan. Ano? Kaysa na natin, kapuso na natin, kapatid na natin at kapamilya na natin ang bata na ito. At siya po ay mananaan sa bahay ni Brother Jesus. At kayo po mga ninong at ninang you are here to welcome this child into this community of faith, into this aside from the welcoming community po kayo mga ninong at nina, meron din po kayong responsibility na inaangkop sa araw na ito. Ano? So ano ba yun? Una, maliban sa magulang, kinakailangan mo po yung gabayan ng bata na sa kanyang paglaki, mayroong takot sa inyo sa kapwa. So, sa inyo po pinagkatiwala ng magulang, ang kanilang anak na sana sa kanyang paglaki, kayo ang maging modelo. Ano? Pangalawa, ito po yung modelo. Kung hindi ko kakayanin ng mag-asawa na palaki ng kanilang anak, kayo po mga ninong at nina, ang tatay yung instant father at instant mother sa mata. So, hindi po biro to. Pero alam po naman po na kayo niyang pagpanan dahil nalito po kayo tumatay yung inyong sa mata. Buhusan po na lang.